Alright, welcome students to our Young Millionaire Academy. Today, we'll be talking about the road to pain. Who wants to have pains? I know, right? Again, siyempre lahat naman tayo, diba naman? Alright, diba? So the road to pain, what to do during invitation to reach success? If you want to increase your success rate, double the failure rate. That is actually true sa totoo lang. Diba, okay? Kung maging failure rate na, eto guys, ako before hindi ko mag-guess yung failure. Yung failure sa totoo lang, yung pagkakamali, yung pagpalpak, yun yung failure pala. Diba, parang unang dala mo, diba, palpak, pak, diba, ulitin mo ulit, diba, para makuha mo yung tamang resulta. Ganun yun. Kaya bilisan mo magkamali, bilisan mo ano, pumalpak, bilisan mo ano, diba, magka-mistake. Diba, okay, para matuto ka na matuto na matuto na matuto. Diba, tama? Tingnan mo, diba, nung bata ka, hindi mo alam, ang init ng pak, diba, pak, pok, diba, tapos, ang init pala, o, hindi mo na inulit, natuto ka, diba, tama? Exactly. Oh, ganun yun. Ano pa, ano pa yung mga parang stupid moments ko nung bata ko? Okay, car twist. Mayroon akong gas-gas dito before. Diba? Okay. Ang laki ng scar ko dito before. Diba? Okay. Nung bata ako. Kala ko kasi ano lang, parang chill-chill lang. Ganun, diba? Diba? Okay. Kaya imagine, I was in Baguio there. No? Dreamland yun. Diba? Bahay nila, tita. Pakas jengay, jeko. Talaga ang... Ganyan! 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 Ganyan kalaki. Yung ano, pababaan. So from the top, pababa, car twist. Alam mo yung car twist? Yung parang gaganong-ganong. Oh. Gumagalaw. Yes. Pero pamata. Oh, yes. Hindi yung parang kaw na parang balon na parang gumagano na. Hindi. Yung car twist na. Bili kaya ako dun. Sira ako dun. Diba? Okay. So yun yung car twist. So punta kami sa bundok. Tapos ito yung pagkakamali ko. Diba? Tawag dito. Noona, sabi ko, doon ako sa likod. Eh ako yun ano. Diba? Kasi nadapa na ako noona. Diba? Pero wala akong sugat. Masado. Wala yung dara. Para nagasgasan lang. Ako ba naman yung nandun sa ano? Sa harap. Sa harap. Alam mo nangyari? Tatlo kami. Ako yung driver. Diba? Eh, ang lit ng artist bro. Diba? Ako yung driver sa pinakaharap. Diba? So, nakaganon ako. Ang malapit, diba? Yung pinsa ko nandun sa ano. Diba? Parang taga, woo! Gumagano. Alam niyo malapit, na-outbalance kami, pero dirid. Eto, nandun sa ground, ang sakit, bro. Noong una, gumagano na ako. Ang sakit, bro. So, parang, gumagano na ako. I think I was like, elementary pa lang. Matama na ba kayo? Pero nakita mo yung mga mistake, diba? Tama yung mga stupid mistakes, diba? Okay, eh, pero tumaganda yun. Next. Yeah, welcome to the YMP direction number 8, no? Diba? Okay, we are, diba? Akang, I'll be talking about the Yamler session number 8. Diba? Tama? Okay, ayan. Direction. Sheesh. Maganda yung mga directions natin na PowerPoints, diba? Tama? Exactly. Okay, may direction videos at may direction PowerPoints. Direction PowerPoints. Direction, ano? Diba? That's another thing with that. Direction milk. Diba? Direction Milo. Direction yo-yos. Direction car twists. Wala na, bakit parang maraming, diba? Sariling merchandise, diba? Direction, diba? T-shirt, diba? Direction jacket. Tama? Grabe, diba? Okay. Direction. Tapos yung logo, G-O-D. Woo, tama. Tandaan na kita naman mangyari. Was welcome sa negosyo mo kasi yung negosyo mo. Ano mang kalokohan pagka may naginama mo, hindi naman nasun para ma-feel mo naginama sa negosyo mo. Umasas na ng pera, pinaginama mo yan. Kaya may karapatang bumalik kahit saan, kahit kaya naman pagka naman focus na. Prepare by direction. Two things to master. You need to master. Build up, or tee up, or ABC rule. And second thing to master is positive mindset. Pakinggan muna natin ito. Number one in our team. Wag acne. Basahin Maggie. Ni acne ulit. What is acne? Ano yung acne? Huwag alam ko na yan. Alam mo na yan. Nagkabigita, alam mo na. Yun yung kamari. So huwag acne. Basta yung maigi, huwag na huwag mag-alam-alaman. Hindi ka pa mayaman. Basta yun ito na paulit-ulit bagay sobrang makulit. Yung answer dapat ito sa puso at sa ulo para iwas problema in your front journey. If hindi ka susasabihin mo either members invite, don't...
If hindi ka sure sa sabihin mo sa either sa members invite, don't be afraid to ask your upline if tama ba or wise ba yung sasagot mo or sasabihin mo sa invite mo. Tanong ka lang ng tanong para hindi masayang effort sa pag-invite at para ma-make sure na sasali talaga yung mga invites mo. And above all, bawal mag-joan sa pamilya natin sa ano naman dahil pag kumita na malaki. Wala pa makinikita, love life na ganito na ito pag mo the right person will come in time. Sino tayo? Taasan mo naman standards mo. Kung mag-joan lang din naman ng front row member, dapat yung level na malaki yung stage niya. Kung babae ka, taasan mo ng standards mo, Diyos ko, wag mo na piliin yung wapo, pero meron ako na mag-alaga at magbigay ng maganda buhay para sa iyo at para sa mga anak ninyo. Ari ko na malalaki, huwag kang peste ha. Sumali ang members natin sa pamilya natin para kumita ng pera. Huwag mong disturbing yan, huwag kang makati. Ako mismo magpuputo ng hinayupak ka. I see all in and all, so don't even try. Ito tumagit na gasagot ang gasdomino ka. As you can see, this is how I love my members. I want all of us to focus on getting your dreams in life as soon as possible. For that to happen, wala na dapat distractions, lalo yung pagmamahalan. Ulitin ko mama ko na, darating din ang tamang oras para dyan. Pero sa ngayon, humato, mag-ibon muna tayo. Read. Actually, listen carefully. Key eh, kung wala kang talent, kung hindi ka naman magaling talaga, dapat masipag ka. Kung hindi ka na nga magaling, tamad ka pa, wala na mangyayari sa'yo. Kasi kung hindi ka magaling, pero masipag ka, eventually gagaling ka. Pero kung tamad ka, kahit magaling ka, mag-stay ka dun. Iba talaga yung nagagawa ng hard work. Kaya mas mabura ako sa attitude kaysa sa magaling. Kapag pag may nakikita akong magaling na may attitude, hindi yun yung tinitingnan ko eh. Mas okay ako sa attitude. Kasi ang bilis na matutunan lahat ng bagay kung gusto mo yung ginagawa mo eh. Hindi ka mag-fail, malalampasan mo talaga yung taong magaling eh. Sanayin yung sarili nyo na, no? Sanayin yung sarili nyo na doon lagi kayo sa positive side. Kasi yung problema talaga, yung negativity nandyan talaga yan. Yung mahirap nandyan talaga yan. So, kung ang style nyo sa buhay nyo is lagi kayong nakatingin sa negative, na mahirap, hindi mo ma-achieve, lagi kang may reason, mahirapan ka talaga. Baguhin nyo yung mentality nyo. Anong gagawin mo na alam mo naman na may problema na? Alam mo na nga may mahirap, di ba? E di kung talagang totoong mahirap yan, wala tao naging successful. Diba? Ano eh, practicein nyo eh. Isipin nyo na kaya nyo, na positive lahat ng situation. Kasi pag puro kayo negative, lahat na nakikita nyo mali. Lahat mahirap. Lahat may dahilan. Tingnan yung perspective nyo. Tingnan nyo lagi yung bright side. Kasi doon tayo magpo-progress. Ba't ka naatingin sa negative na alam mo nang doon ka babagsak? Na alam mo na mag-fail ka. Solusyonan natin, maniwala kayo sa sarili nyo. Gawin nyo lang kung ano yung pinaniniwalaan nyo. Stay consistent. Huwag niyong baguhin yung goal niyo kahit anong mangyayari sa paligid niyo. Diba? Wala naman tayong magagawa eh. Wala naman tayong control dyan eh. Life goes on. Buhay, puro risk yan. Small risk palagi everyday. Kahit sa bahay niyo, may risk lagi yan. Kung takot ka, walang mangyayari sa'yo. Diba? Lahat ng taong takot, walang nangyayari sa kanila. Hindi kayo magiging successful pag hindi kayo mag-take ng risk. Buhay, puro risk yan. Hindi kayo magiging successful pag hindi kayo mag-take ng risk. Totoo ba sinabi niya? Oh my God, totoo yun. Kilala niyo ba siya? My God, di niyo siya kilala. That's random na bro. Okay? Medyo famous siya ngayon in a negative way. Okay? Pero doon is maganda yung mga videos na kayo dinag-download ko. At saka related sa business life. Related ba yung sinabi sa negosyo natin? Yes. I know, right? Diba ganun kaganda ang kanya? Sinabi, diba kayo nandun siya? Diba? Yeah, so that's the value of attitude and the positive mindset ko na what to do during inviting to reach success? What to do during the inviting? Number one, update. This is the most important thing. Time, ilan, background, way of invite, form. Yeah, family, lahat ng alam mo about nung family nung invite mo, occupation nung invite mo. Sama mo yung ano, tawag yung student. Okay, student slash nag-work before apps ganyan, nagko-construction siya minsan, nagaganyan, nagko-coordinate. You don't, occupation, yung mga experiences niya. Lagay mo sa occupation. Recreation. Ano mga hobbies laging gawain ng invite mo? Diba kayo? Nag-ML ba? ML player? Sports? No? Babayero? Ganon? Church? Ganon? Okay. Ano ba? Message. Ano masasabi mo sa invite mo na dapat malaman ng presenter and ma-share and sharer? Either mga bad or good attitude niya. Yes. Diba kayo? Kailangan yan. Apps ito pala. Ano to? Apps medyo mayabang. Apps ganito ganyan. Diba? Apps ganito. Apps may saving siya. Apps switch dito. Apps ganito ganyan. No? Yun. Ayan. Sample. These are old GC before, diba? Pero yeah, that's what it feels like, diba? Mga tutulungan, Thursday blessings, time, 1 p.m, Kirsten Zinnick. Name. Kirsten.
Je. Je. Okay, gets it. Diba okay? May way of invite, may form of market, call, ganun. Diba okay? Okay. Okay na. Okay. Okay. Diba? Yan, ganyan. Diba? Okay, ayan. Bawal lang 15 ha. Okay. Next. And this is what your update should look like in our GC every time you have a guess, even if it's not sure. Update mo pa din at lagay mo na lang yung word na tentative sa tabi ng time. This is mainly for the awareness of everyone kasi hindi lang naman ikaw yung nag-invite, and to avoid on-the-spot scenarios. Preparation is always better. Ba't ito nawala? Hindi nito nakita na ano nangyari no? Nawala siya bro. Sige, pagsabi lang sa mga leaders. Nawala. Kailangan ito may balik. Opening. Opening, pag narinig mo minsan, mindset. Opening and mindset is thing. Pagka dating ng member with his invite, may lalapit na opener. It could be any member at itong role ni opener. The role of the opener. Entertain the invite. Makipag-chikahan ka lang. Diba? Tawanin mo. Form. Alamin mo yung family na. Ano name mo? Occupation, vacation, message. Itiyak mo yung presenter. Diba? Grabe, swerte mo. Nakuputin na. Patamin ganun. Diba siya mag-soto? Matutok kayo mag-ganun. Reminders. Ayun, sige bro. Focus ka lang sa lahat ng details sa presentation and your questions will be entertained after the orientation para nare-diretso yung discussion. Yun yung reminders na. Yung parang questions later, focus ka lang, kung may ka-date ka, mamaya na yan, ha, diba, gano'n, diba? Focus ka lang, gano'n, diba? Tsaka, make sure mo hindi mag-ring yung phone mo kasi paparaffle namin na mamaya. Ako, diba, sige, eh, pwede mo gumuna na, diba? Pwede mo sabi ng tatlong jumong. Ilang bebelos mo ngayon? Patawa yung mga gano'n. And next, member's role. May role of member. Diba, role of member with an invite. Ano? Bring the invite. Malaman na ba, nalim invite mo, diba? Next. When the presentation starts, the member will observe the presenter and the invite. Number three, he will observe the presenter. Para ma-master. B, para ma-observe the buying insights. C, tagabulong kapag sa mga parts na nakakaisa. Presentation part. Role of presenter. Number one, present the business. The of the sharer. Name. Zahil, salamat sa pakikinig sa akin. This time, mas makikinig ka sa tawag ito na ipapakilala ko. Kasi anong tawag ito siya yung binahinahangan ng buntok, ganyan. Yan, naman na natutulungan and so on, diba? Okay, ayan. Pero check ko muna kung hindi siya busy kasi napaka-busy ng taong to, okay? Nababalik mo na. Ayan, diba? Sige, iwan muna kita dito. Ganon. Diba, hindi yung parang excited ka na makilala siya. Hindi ganon, diba? Mas kakabahan siya lalo. Tama? Sharing. For our plans, or sa mga gusto na mag-step up para mas bumili sa resulta sa network, tips. Know the form first from presenter. Oo, kaya medyo matagal yung ano. Diba sabi na ano ng presenter? Sige, iwan ko muna dito. Kaya medyo minsan matagal, mga 5 minutes mo ganun. Kasi sinishare nung ano, nung nag-present, diba? Ito paling kwento niya, ito paling yun. Ganun. Diba, okay? Ayan, know the form first from the presenter. Diba, kung sa ano balita? Alam yung tinatanong doon sa ano, sa image is, nakikinig ba? Di ba nagmamadali? Di ba nag-phone? First time ba marinig yung front row? Ganun. Yun lang kailang malaman. At may savings ba? Something like that. Pero usually hindi na ito ng savings. Eh. Yun lang naman. Gusto ko malaman kung nakikinig mo something. Sharing pattern is check compatibility. Check kung... Ano may compatibility? Hindi. Okay. Ang bagay. Something like that. Ano yung bagay sa kanya? Tickle the funny bone. Tickle the funny bone is patawanin. Challenge the mind. Challenge the mind is... ito yung lagi yung sinasabi sa challenge the mind part. Yung tipong... amo man yan, no, amo may oka. Alam mo, kung sa tingin mo okay ni pamilya mo, kung mayaman na kayo, kung hindi napapagod na ni tatay mo, kung sila na-stress, kung sila nagkakotang-otang, kung sila nagkakasakit, kung sila ano, napaproblemahan, if you think nag-enjoy na sila, then you don't need to do this. Pero kayo pa rin tipong anak na may konsensya sa magulang mo, kailangan mo itong gawin. Hoy! Diba? Challenge the mind ko ba yan? Parang touch the heart yun eh. O parang challenge the mind pala. Tama. No. Yun yung nakita mo, sinachallenge yung utak. Yung gano'n. Challenge ko yung tao. Touch the heart. Ang touch the heart ko naman na sinasabi ko is... may pattern nga. Hindi guys, t-sharing kami dati pattern na ito. Kaya ulit-ulit kong sinasabi. Ganun. Kaya memorize ko na. Ang sharing kong sinasabi ko is anong part mo? Kailan mo balak pintuin yung nanay tatay mo kakatrabaho to give them the life that they deserve out of all their sacrifices na ginawa nila for you? Ooh, diba? Mga ganun. Naman, pang-knockout ko yung ganun na moment. Vision is,
Vision pa lang is na ano na ito. Sell the dream, not the business. Yeah. Actually, hindi naman yung front row yung inano natin sa tao, guys. Yung pangarap na makuha niya with the help of front row. Yun yun. Tama? Tama talaga, diba? Ah, ganun, 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 diba? Okay, so parang parang vision, diba? Parang. Usually, yung dream dito na sinasabi is yung nasa ano naman, nasa ako, eh? Nandun sa presentation part, yung sa marketing plan, yung parang infinite income. Vision na yun, eh. Dream. Diba? Paano ka makakatulong sa pamilya mo, ganyan, 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 ganyan. Ah, okay. Tapos, nasa part na yan yung ano, bibili ako ng ganyan, 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 ganyan. Ah, yun yun. Nakita mo yung sharing? Oh, meron pang reality, meron pang... Oh, yun. Closing. Una! 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 From the word closing, kailangan pag ikaw yung closer, dapat na close mo na talaga yung invite. Napapatawa mo na. Napapatawa mo? Tapos hanggang sa pag-uwi niya, dapat nakaka-chat mo pa rin yan. Kapa rin niya. Pangalawa, dito na pinapakita yung Young Millionaire Project technique. Yung paunahan na slot. Tapos add up convincing words lang para talagang tumaas lalo ang interest ng invite na sumali. Finally, yung offer na baba to either 4K to 6K, kailangan mong galingan dito. Kailangan exciting at inspiring ang messages mo dun sa invite. Pa-feel mo talaga sa kanya na willing kang tulungan siya. Excuse me, at marami pang plano at iba pa mga kasama makatulong sa kanya the moment na nakasali siya. Ma'am, very important. Memorize mo na to dapat. Or better yet, master mo na siya. Avoid asking questions like, nagustuhan mo ba? Interested ako ba? Sasali ka na ba? Always observe at kinig lagi ng mabuti every time na may tao. Every time na may na-orient, lalo na kung ikaw mismo ang may invite. Be professional always. Pa-feel lagi ang excitement before mo papasukin ang excitement, ang invite sa loob. Pa-feel mo na excited ka pa lang palalo during the presentation. Pa-feel mo pa ng todo yung excitement mo pagkatapos ng presentation. Tama! Diba? Always observe at kung lagi, always observe at kinig ka lagi, mabuti every time na may na-orient na tao, lalo na kung ikaw mismo ang may invite, be professional always. Pa-feel mo tatlong beses, pa-feel mo lagi na excited yung excitement before pasok, during the presentation, and pagkatapos ng presentation. Okay, ganun ka, yan lang naman, excitement lang naman nagpapasali sa tao. Grabe! Diba? Yung mga ganun, diba tama? Diba, how do you feel right now? Oh, ganun. Diba, oh my God, you're so excited, I'm so excited for you, diba? What are you gonna do now? Ganun, diba? Tama? Yung parang, sa ganun palang pananalitis, parang, diba? Ganun, tama? Yung parang, oh, anong plano mo yun? Actually, ito, gusto mo ng real talk, diba, na parang, parang mapain sila. Pag ganun ka magsalita, parang, oh, anong plano mo yun? Imbis na make everyone down, pag na-down yun, pag whatever you make him feel or her feel, hindi siya ma-motivate, bro. Diba? Kaya lang talagang malakas boses mo, maingay, excited, at energetic. Tama? Follow. Friendly communication. Good evening, bro. Greet ka lang muna. Let them open pag gawa ng paraan. Use your upline for you to know what's going on. Your task is to cheer up and motivate. Apply 48-hour rule. Bakit 48 hours ups? Ang tao kasi yung ano yung excitement nila nawawala after 2 days. Okay, kaya 48 hours. Dapat pinapabalik na. And doon mag-repeat. Proceed to the next person na agad para maging consistent ang pains mo. And along the way, gagaling ka na din kasi paulit-ulit mo siyang ginagawa. And sooner or later, ikaw naman na mismo ang mag-guide sa mga mismong napapasali mo and sa mga new members sa team natin. So next. Next. The problem with other members, porket may napasali na silang 1 or 2 or 3 DRs, feeling nila magaling na sila. Kaya mali. Kaya hindi na ulit nakapag-invite at hindi pa nagka-trainings. Mali! Dapat araw-araw siyang ginagawa to be consistent until you get that momentum and the hang of it. Kasi darating yung time ikaw din magtuturo sa DRs mo kung paano mag-invite o mag-DR. So keep talking to people. Start with your warm market, then to your lukewarm market, hanggang sa mapunta ka na sa next level, which is cold marketing. Just follow all
the guidelines in order to make it easier for you. Happy invitation. Tama? Tama, bro. Okay, may kalaban tayong ano? Kalaban tayong screen. Okay na ba? Want to be happy. Wait lang, pasensya. Oh. 1, 2, 3, go. There's no secret. I simply showed the plan to 1,200 people. 900 said no, and only 300 signed up. Out of those 300, only 85 did anything at all. Out of those 85, only 35 were serious. And out of those 35, 11 made me a multi-millionaire. But wala yung ano, yung congratulations to Jubilance. Congratulations, you have finished the 9th session of our Yamada project. See you in our next meeting. Hold it, hold it, hold it. 20 minutes lang, yeah? That's so weird. Let's do it.